Hello everyone, I'm your ERC Tech. Please subscribe. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So kung naalala niyo yung last vlog natin, ito yung ating how to cut off battery charger. At itong casing na to, ito na rin yung gagamitin ko. At meron tayong battery. Ito. So ang battery nito ay rated na 3.2 volts. Ayan, 3.26 volts. Ito yung gagamitin natin na battery dito sa ating project. No? So, bala ko kasing kumuha ng UPS ng Wi-Fi para meron tayong backup power if in case na magkaroon ng brownout or di kaya pag nagkakaroon ng interruption. So gagawa tayo ng UPS nito para hindi nare-reset yung ating Wi-Fi. Number one kasi nagiging problem pagka nagkaroon ng brownout, nare-reset kung meron kang ginagawa, ina-download, ina-uploads ng mga or related sa ating mga ginagawa na ito ay na-interrupt. So ngayon, minabuti ko gumawa tayo ng backup UPS para sa ating Wi-Fi. At ang battery nito ay rated siya ng 2,000 milliampere hour. So kung 2,000 is 2 amps ang isa. Meron tayong ginawang 8. So, isi-series natin at ipaparallel ang connection nito. Para meron tayong 12 volts, 0.8 na 4 amperes. 8650 battery, rechargeable battery. So, gagawin natin dito ay kukonek natin bawat cell para maging isang battery pack. At ito yung ating mga materials. Nagkat tayo ng tatlong size na copper na pare-parehas, tapos sorry, parang nalaglag yung ating microphone na yan. So ito yung ating materials, tatlong copper wire na same size at saka dalawang materials na almost 2 inches at saka single strand ng ating wires. So ito yung gagamitin natin para ma-connect natin yung ating mga cells sa bawat batteries. Dahil wala tayong yung ginagamit dito na pandikit, yung spot welding, so ihinang na lang natin.
Okay guys, ito na yung aking na-assemble na battery pack. Ano siya? Dalawang naka-parallel tapos series na. So meron tayong output na sukat natin. Ito. And 13.05 volts. So, so far so good. Meron na tayo ngayong 4 milliampere hour na 18650 12 volts. Ngayon, i-assemble natin dito yan. So, paano ko i-mount sa PC? Gamit yung ating board nung regulator na yan. Ayan, update ko kayo. So, ito na yung ating battery pack. Binalot na natin siya. Lalagay natin dito sa kahon. Dito sa casing niya. Natin yung switch na ito. Yung dating switch natin ito ang dinamit ko. Tapos pinutas na ko siya ng tatlo. Pansin mo, 1, 2, 3 para sa power on, charge, full charge. Ako din sa pat ng ilaw. Ito, first time kong gumawa nito. Subukan natin kung magiging effective. Ayan, magiging ganito yung result niyan. Ayan. Meron siyang dalawang output para sa Wi-Fi. Tapos yung battery, dito natin lagay. Yan, parang ganyan, nangyari yan. So, yun yung tatlong ilaw. No? Na nilagay natin. So, test natin. Yan. So, yung blue, dahil hindi pa may ilaw, wala pa kasi siyang kinakargaan na full charge. Okay.
Ayan, nag-cut. Cut na yan. Ating charge ngayon, wala na siya. At yung ating battery, 13.17 volts. So, nasa cut mode na siya. Pa-under natin tong motor. Yan. Naka-load natin. So, yung ating battery ay unti-unti. Yan. Na-under natin yung motor na ito. Pinaka-load natin. Battery mode siya kasi cut off. No? Kaya patayin natin to. Off na yun. Sa battery mode siya, tumatakbo pa rin yung ating motor fan. Ngayon, in short time, ang cut-off setting ko dito ay 13.75 or hanggang 13.80. Something like that. Ngayon, i-charge natin. Monitor natin kung ilan yung voltage ngayon doon. Kasi nag-drop na tayo sa 13.05. Ayun, charging. Ang ating voltage ay 13.65. Monitor lang natin kung ano yung cut-off time niya. So, status ngayon nito ay charging. Ating battery is 13.14, 13.16. Yun, nag-cut off na siya. Sabihin yung ating battery natin ay napuno na. So, kasi itong battery nito ay totally full charged na ito kasi may dati ng laman. Ngayon, i-dinerain lang natin ng konti para ma-test natin kung magka-cut off yung charging time niya. So, ngayon, okay na yung system ng charging at saka discharging, charging and cut off charging, no? Ang gagawin naman natin is yung connections dito sa output. Okay guys, so papakita ko na lang uli yung connections niyan after na matapos natin yung
ating product na ito. Ngayon, ang plan natin gagawin, ito, nilayout ko na. Yan. Para naman yan sa sequence ng line. Gagamit tayo ng isang relay. Kasi itong circuit na yan, eh, nagawa na natin eh. Ngayon ito yung gagawin natin sa another sequence. Isang relay lang uli yan. At yung ating output, 12 volts. Tingnan natin kung gagana itong circuit ko na ito. At ito yung ating mga materials na gagamitin. Ayan. Para dito sa cup na yan, ay kailangan natin to. Ito kasi yung mag-hold ng voltage hanggat yung sequence ng pagpalit ng position, no, hanggat nagpa-process yung on and off niyan, no, from NO to NC, ay ito yung mag-hold ng voltage para hindi magkaroon ng interruption yung ating Wi-Fi. At ito yung relay. Gamit tayo ng relay 12 volts para dito. At syempre gagawa tayo muna ng PCB para maikabit natin yung mga materials na ito. Syempre ng voltage regulator. Okay, yung SMPS na yan, yan sana ang gagawin ko, kaya lang ay sira yung module na nakita ko. So lalagyan ko na lang siya ng voltage regulator na 12 volts. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon ay gumagawa ako ng PCB. Ayan. So ano lang naman to eh, temporary lang naman, pansamantagal. Ayan siya. Gamit lang ito. Nilagyan ko lang siya ng kanal para ma-isolate yung bawat pag-iinangan natin. Although pangit siya, eh, effective yan. Madali naman gawin ito ng PCB, kaya lang napakalit na module eh. Konting layout lang naman to guys. Yan, ginuhitan ko yung ating lalagyan ng kanal.
Okay na ito guys. So, babarin na ako pa. So ayan. Okay na to. Tapos iinom na natin yung components. Okay guys, ito na yung result ng ating ginawa. No? So ito na yung module na yan. Ito. Itong SMPS, ginawa ko na lang na 7312. So, ito yung sequence. Ito na siya. Ngayon, i-install ko na lang ito. Che-check ko kung gagana na natin yung circuit na ito. Kasi dito natin gagamitin. I-mount ko na lang ito dito. So, nakaganyan yan. Okay. Update ko kayo. Ayun. Update mga friends out there. Aking mga followers. Eto na siya. No? Ating DIY na Wi-Fi UPS 12 volts. Okay. Battery operated na to. Saka automatic cutout. Ito na yung filters na ginawa natin. Ipa-plug in ko. Ito yung kanyang cord. Sasaksak natin. Yan, naka-plug in yan. Yan, naka-turn off ito. Off, ayan, off. Ito, ito outlet. Ang concept kaya ako ginawa ito para dito sa Wi-Fi. Yan. Plug in natin dyan. Tapos turn on natin. Ito may power. Ito yung battery. Power on. Yun. Battery yan. Ito yan. May power na. Yan. Power na ating pero yan ay hindi pa guys naka-on itong UPS natin. Dahil yan ay full charge. Pag in-on mo ito, expected natin na naka-cut off, naka-blue. On ko. Ayun, naka-blue. Ibig sabihin, full charge yan. Ngayon, kung magba-brown out, walang interruption to. Let's say, off natin to.
dapat hindi mamamatay ito. Ayun. Katransfer agad sa battery. Ngayon yung design natin. Actually, marami naman tong mga modular kuna circuit from China. But yung sa atin ay DIY. Lahat-lahat DIY. Para yung concept at operation kung paano natin ginawa ay naipakita natin sa video na ito. Yan siya guys. Yun. Well, full charge siya. Naka-blue. Kapag nalobat yan o nag-brown out, no, ay meron tayong backup battery. O uninterruptible power supply sa ating Wi-Fi internet. I hope na may natutunan kayo guys. And thank you for watching, and have a nice day. Bye.